ayun na nga. Who is this? Papasok ka rin. Sinusugod ka? So, ayun friends. Madilim ba? Madilim? Ay, si Erika. Halika. About sa'yo to eh. About sa'yo to. Halika, pasok dito. Eh, pasok dito. Punta ka dito, dali. Kita ka sa kanila. Come here, come here, come here. Come here. Lizzie, halika. Lizzie. My shoes, Billy Rob. Halika, Lizzie. Halika, Lizzie. Jesus. Mahilig yan sa belly rub eh. Kwento mo nangyari doon. Kwento, kwento. Kwento. Jesus, magde-demand. Magde-demand ng belly rub yan. So, ano lang to, quick story time sa about sa nangyari noong weekend. Para dun sa hindi aware, yes, nakapag-handling na po ako dun sa formal dog show mismo. So, actually, nag-post ako last Monday. Ito yung nga yung mga pictures, mga funny pictures namin ni Riz Marie. Yes. Oo, hindi ka kasama nun, yes. Oh, tsuy. Si Apo, puhan at mataba. Saan ang tenga? Saan tenga? Papansin. Dito siya pinansin. Oh, yan. Kinig ka lang dyan, kinig. Madilim ba? As if naman makakasagot kayo. Ay, kagaling. Kagaling, kakapunas ko lang yan. Pinasa natin ulit sila. Hindi to lang yung pangunas. Nani? Galing-galing mo magdila. Ay, pasaway talaga. Pasaway ka talaga, Chichi Apo. Henry! Ging-ging! Kitty! Kitty! Come here! Henry! Asus! Hanap-hanap ka nila doon ng weekend. Ha, lagi ka nang hanap ng mga tao. Bakit daw di kita sinali? Bakit hindi daw ikaw ang isinali ko? Ito ang very reason kung bakit. Dahil itong si Genry natin ay spoiled. Napaka-spoiled dito sa akin. So, may tendency kasi siya na mag-tantrums. Tapos, you know, medyo beginners pa lang ako, very newbie. Baka hindi naman kayanin ng nanay niya at yakap-yakapin ko na lang dun sa loob ng ring, diba? Anyway, going back dun sa story natin, some of you might know naman na nagpa-practice na ako maging handler. Ang labas ko lang is owner-handler. So, ibig sabihin nun, mga dogs ko lang yung i-handle ko. So, ever since nung handling class na hineld nung PCCI, medyo nag-aral-aral na din ako talaga. Nag-start yun sa nakisabay ako dun sa classmate ko dun sa handling class, sa isang training session nila. Taga Cavite lang din sila. Yun, nakasali na din daw kasi siya ng isang show, kaya kahit pa paano, mas advanced siya sa akin. Nakukuha mo na yun. O, di ba? Ako, bawal pala yakap-yakapin. Ay, huwag mong sanayin lang. Then eventually, nag-hire na din ako ng isang professional handler to be my handling coach. Pag dito sa kabila, dito, ang hagit ninyo, say hello sa aking personal coach, si Coach Ever. So, ayan po. Sobrang tiyaga niya sa akin magturo. Tinanong ko na ang lahat ng gusto kong itanong. Tama lang. Tapos, tinatry ko na ako yung mag-i-stack, magpo-position ng mga paa ni Genry. Tingnan nyo naman, hirap na hirap ako, diba? Oh. Kasi naman ang kulit ng paa niyan, pero sa akin lang naman yung ganun. Pag sa kanya naman, sumusunod. O hindi pa maayos yung nasa harapan. Medyo hindi ko ba kabisado kung anong i-adjust. Nag-iisip pa ako. Actually, nagulat siya na biglang kasali na lang ako. Sa totoo lang, nakadalawang sessions pa lang siya na pagtuturo sa akin. Pero dahil very confident ang lola mo. Tsaka hinahabol ko lang din ang coat nito ni Reese. Diba, kung mapapansin nyo, full coat siya ngayon eh. Ayoko naman parang magaya nung last circuit na biglang nakalbo. Ayun, tsaka parang inisip ko lang din. Parang ganun din naman. Eventually, kailangan ko talagang sumali. Why not now? Tapos, kaya din si Riz yung napili ko. Dahil si Riz kasi, magaling yan mag-pose naturally. Hindi na kailangan ayusin yung paa niya sa likod, unlike Henry. Kumbaga, kaya niya rin yung sarili niya. Less intervention from me. Wait. Tsaka lang. Ay, sobrang.
ko yun, pag lumalapit ka sa akin, inaayos mo ulit yung paa mo. Kaya mapapadali talaga yung trabaho ko doon. So, ayun, bakit pag nagsasalita ko, lumalapit ka, kikis ka, ha? Bakit? Bad breath ba ako? Parang bad breath naman ako. Ha? Ano ba yun? Gusto mo ikaw din? Ha? Para kayo magkapatid. Mag-auntie kayo. Aba talaga naman. Demanding yan, oh. Demanding. Tama na. Magkikwento na nga ako, eh. Aba, may pagkagat pa pag-ayaw. Chichi. Ay, chi. Sabi ka. Ayun, so alam ko naghahanap kayo ng vlog sa mga nangyari doon. Wala talaga siyang parang nabuong vlog. Yung usual natin na pagmula dito sa bahay hanggang sa pagka-uwi, ganyan. So, walang ganun. Kasi syempre nga, kinakabahan nga ang lola nyo. Hindi na ako makafocus sa vlog. Sabi ko na lang, videohan yung mismong pag nakasalang kami doon sa ring. Tapos, yun na. Yun lang naman yung importante para makita ko din, ma-review ko pagdating sa bahay. Papakita ko na lang po sa inyo, friends, yung mga clips ng mga pinagagagawa ko doon, yung mga kakalatan ko doon. So yan, kami na yung next ni Rizzi. May mga bumubulong-bulong dyan sa akin sa likod. Yung mga nagpapakabalalo. So, andito na tayo sa palive ng PCCI. So, yung judge nga pala namin dyan is taga Puerto Rico. Natatandaan ko dyan, sobrang kinakabahan ako pero hindi ko lang masyadong pinapahalata. Ay, pinapahalata ko pala yung kaba ko. Anong ginagawa ko doon? Parang pinapalakas na siguro loob ko, kunyari. So yan, usually, ang unang papagawin talaga is papaikutin na kami. Ayan. Ewan ko ba, sa sobrang kaba, ang tulin ng takbo ko, eh hindi naman dapat ganon. Dapat kasi sa dog show, finesse lang yung takbo. Parang elegante, ganon. Ayan, since ako yung nasa unahan sa pila, ako yun din yung ako talaga. Si Rizzi. Si Rizzi yung unang iti-check. So, tinitignan dyan yung ipin niya. Ganon. Naku, nai-slide-slide pa nga ang bata. Pangit yung pagkakalagay ko sa paan niya. So, yan. Ini-inspect lang yung katawan. Kung okay ba, payat ba, mataba. Ganyan. Tapos, papatakbuhin lang ng diretso. Ganyan. Tapos, papabalikin. Tapos, ipagpo-posing ng natural na hindi tutulungan. Tapos, papaikutin ulit. O, diba? Ay, may side kwento pala doon. Sinabi ko doon sa judge na, it's my first time handling. Tapos, sabi niya, oh, really? You look professional. Tapos, ako naman kinikilig parang, thank you. Tapos, ayun na nga, ang lola mo, muntik na himatayin. Pero, totoo, yung feeling ko ng time na yan, gusto ko talaga dumapa sa floor kasi parang yung relief sa akin. Kasi, syempre, ang tagal ko nang in-anticipate na mangyayari to. So, buti na nga lang din, napigilan ko yung sarili ko kasi nakakahiya, baka mamaya ako eksena pa eh. Next naman, itong kakulay ni Henry na girl. 5 years old na to and Hall of Famer na siya. Diba, ang ganda niya? Ang ganda din ng handler niya. O, diba, ang tangkad.
diba? Ang galing niya gumalaw. Sanay na sanay silang dalawa. Tapos ito ding next is kakulay din ni Henry. 5 years old na din siya and ito naman is grand champ na. So, si Riz talaga yung pinakabata sa lineup. 1 year old pa lang siya. First sali niya din to ulit since circuit, since nag-Philippine champion siya. Ang galing din niya, no? Oh. Tsaka ang mature ng katawan nila. Si Riz babing baby pa eh. So, ayan na nga, pinapapunta na po ako sa likod. It means talo. Hindi, parang ano, parang last pick niya, ganun usually. Pero, nagbabago pa naman yon. Pero, most of the time, hindi na. Yan na yung parang pagkakasunod-sunod ng pili niya. 1, 2, 3. Ayan. Super natutuwa ako sa judge na to. At least maganda yung first experience ko. Very smiley-smiley lang din. Nakakagaan. Parang pwede magkamali. Grabe yung feeling na yan kasi natutuyuan talaga ako ng laway. Ang lamig-lamig pa dyan sa venue. Tapos, syempre, plus kaba at excitement. Excellent kami ah. Hindi ka nagka-participator. Ha? Hindi ka nagka-participator. Masali, at least alam ko na. Ginagayit naman siya pala. Excellent, okay. So, dito na tayo sa pangalawang ring. Wala na pong palive ang PCCI. Sariling footage na namin ito. And ayan na nga po, ako ay tumatakbo na naman ng mabilis. At hindi ko naintindihan ang instruction ng judge na ito. Very unusual din kasi 2 beses yung paikot niya. Pero yun nga, nagdedepende talaga sa judge kung ano yung mga pinapagawa. So, kailangan talagang nakikinig na damay patuloy yung mga nasa likuran ko sa kasyokahan ko. Kasi huminto din ako sa gitna. Nung nakita nilang huminto ako, di parang napahinto din sila. Kasalanan ko talaga. Same pattern ulit, pero imbis na pa-diagonal na straight, straight lang talaga. Tapos ito naman, masyado akong natutuwa nito kay Riz eh. Napatalon tuloy siya. Ayan o, naramdaman niya excitement ko, talon ng talon tuloy. So, wala na. Narinig yung ano namin. Yung rampa. Pero okay lang naman kasi at least natutunan ko dapat hindi sobrang excited. So, same procedure yung ano naman. Yung next naman sa amin yung inspection. Ganyan. At may pag-upo na nga. Very comfortable na ako ah. Mas maayos na si ate ngayon. Mas relaxed na. O diba, may pag-chismis pa ni auntie. Confirmed by auntie na mas relax na daw ako kaysa kanina. Ayan, so ito yung final na namimili na kung ano yung ranking. First na naman sila kasi magaling talaga sila. So same lineup lang, parang yung kanina. Basically, deja vu lang na ulit yung pagkakasunod-sunod. Tapos ito naman, ay, bakit ganun? Parang galit na galit siya. Buti na lang nasa likod na ako this time, hindi ako directly na ganun. Sa totoo lang, hindi ko na-gets kung ano yung sinabi doon. Pero since nasa likod nga ako, sabi ko susundan ko na lang sila. O diba, ayaw patalo ng lola nyo. Hinahabol yung nasa unahan. O ayun, 2 beses yung ikot. O, di ba? Huling pick man daw niya kami, pero at least di kami papatalo sa takbuhan ni Rizzy. Ay ba na? Ang saya ko tumakbo. Tumakbo na ayos sa takbo niya na. Naghapo tuloy. Anyway, tara pa na tayo na yun. Sige. Thank you, sir. Susunod sa sa terrier. May honor competition. Sige, wala din pa ako sa sana. Is
kasi kaya nag-gallop si Riz kanina dahil di ba lagi ko nakakalimutan yung chain. Tapos parang medyo nagiging kampante na kasi sa second ring. Parang nung inano ko yung inayos ko yung chain, tapos ako, uy, ano na ako, parang naalala ko na. Tapos parang ang saya-saya ko kasi naramdaman siguro ni Riz. Kaya siya ano, napatakbo ng sobrang bilis. At least alam ko na dapat hindi ako pwedeng masayang masaya. Kasi lagi akong masaya, kahit yung unang ring parang masyado akong na-overwhelm tas ang happy-happy ko. Gusto ko sana ulitin kaya parang sama na ng tingin ng judge. Parang gamanan siya. Okay lang. Yung importante lang naman talaga yung ma-feels ko yung show kasi kung nanandoon ka, kung paano. Yan, no? Very good job ito eh. Ang nanay lang ang nagkalat eh. Kinalod God ko, sinakal. Nakalimutan yung very essence ng dog show. Na dapat rampa-rampa ang mga bebes. So, anong nangyari? Track and field talaga. Legit. Sabi-sabi pa ako dun sa kasunod ko na distansya sa akin kasi mabagal ako. Siyempre, hindi pa ako sanay. Kabaliktaran ang nangyari. Talagang pinag-iwan ko sila. Ewan ko ba kung bakit ganun yung epekto sa akin nung kaba tsaka excitement. Biglang tumuturbo ang lola nyo. Nakakatuwa din naman yung mga tao doon. Lahat sila tumutulong sa akin, yung coach ko mismo na nandun, yung mga ibang handlers, kahit mga kalaban, talagang nagbibigay sila mga tips sa akin kung anong dapat gawin. Although kahit yung iba, mga nang-aasar na parang kaya kabahan ako ganyan, mas nagpapakaba pa. Ang importante naman, kahit mukha kong timang, ang importante naman, masaya ako and parang mas na-confirm ko na ipagtutuloy-tuloy ko siya. Genuinely, gusto ko talagang sasaba kami ng mga anak ko sa ring na ako yung magdadala sa kanila. Sana pala noon ko pa na-realize ito. Kasi parang may iba ang fulfillment pala na nakaka-proud kasi ikaw yung mismong nag-represent sa judge nung anak mo. Parang, tignan mo to, baby ko to. Parang gano'n. Yun, so more practice na lang muna talaga sa nanay nila kasi magaling na yung mga anak. And eventually, si Wang Wang Boy naman ang isasalang natin. Siguro naman, pwede ko na kayo yayain. Hindi ko na siya isi-secret. Yayain ko na kayo manood doon sa Marikina. Pero wag po tayo magulo doon ha. Bawal, tahimik lang dapat. So ayan, a-announce na lang namin sa inyo. Mababa ako. Puntahan natin ang King and Queen sa baba. Ay, talaga naman sabay pa yung ulong tumingin. Oh, babay na kayo kasi. Ay, nagising siya. Iiwang ka? Babay. Babay, Chichi. See you on our next video. Bye. Asa? Ano ba naman yan? Dun. Alis. Jake. Ay, ano pangalan nito? Rizzy, ikaw naman, pinupuntahan mo ang girlfriend mo. Rizzy, oh, baby, good job. Bye. Mochino, pilitay na abot yung mic. Ganun pa rin naman ang mga king and queen. Sige, away. Away. Ha, kaya ayaw sumama sa inyo ni Krim, uy. Kaninang umaga pa yan, kanina nasa taas lang sila eh. Tapos umihi to. Umihi sa kanto ng kama. Si Mochi. Bye-bye. Hindi kasi sana ako mag-update sa inyo. Hindi sana ako mag-vlog kasi gusto ko yung next vlog namin is nakalipat kami ng bahay. Pero yun nga, naghahanap kayo ng vlog about sa pag-handle. So, Mochi! Bye-bye! Sugar! See you on our next video! Bye! Aray! Mochi! Hindi niya kasi ako maramdaman sa jacket. Ayan. Manggigil siya sa jacket ko.